Okay guys, ngayon ay i-share ko sa inyo sa video na ito kung paano maging versatile or versatile ang iyong boses. Kahit anong kanta ay pwede mong makanta nang hindi nawawala ang iyong timbre at nailalapit mo doon sa gusto mong makayang kanta. Aking ibubulgar sa inyo ang sikreto na aking nadiskubre kung paano ko nagawang kumakanta ang mga lahat ng inire-request sa akin na kanta. Na dati ay hindi ko kayang magawa at imposible dahil iisang range lang at iisang timbre lang ang aking nakakaya. Panoorin ang kabuuang video after ng video clip ko na ito. Okay, so sa ating voice tutorial video 1, na-share ko sa inyo yung sikretong workouts, best workout na pwede nating gawin para sa ating pagpa-practice o pagkanta, a mouth exercise o mouth workout na the best para mas madaling makakuha ng mataas na range na boses. Kung bago kayo dito sa video na ito, nandiyan sa description ang link noong video 1 para sa mga sikretong yan, mga nadiskubre kong yan para mas tumaas ang iyong boses. Katulad ko na dati ay napakababa ng boses at dahil sa mga techniques na yon ay nagawa kong mapataas unti-unti hanggang sa maabot ko yung mga dati kong mga kinatatakutang mga kanta. Disclaimer lang, kung kayo po ay magaling ng kumanta at mataas ng boses, be gentle na lang po. At ito po ay para sa katulad ko lang na dati ay napakababa ng boses, gustong matuto na tumaas ang boses. So ngayon ay ating pag-uusapan kung paano maging versatile naman o versatile ang ating voice. Ibig sabihin na pwede nating kahit anong kantahin mo, kahit anong i-request sa'yo ay maaari mong makanta. At dahil sa natutunan mo sa video 1, nakapag-develop ka na ng power o breathing, nagagamit mo na yung diaphragm para sa power ng voice at ang mga ibang muscle dahil sa iyong workout na ginawa. Then, next ay paano naman maging versatile ang voice mo. No? So, yung ating pag-uusapan ngayon. So, bakit ko na-share to? No? Kasi nga, dati ang aking lang sabihin nating timbre ay yung tinatawag na standard. So, dahil ako ay naging amateurista, yung mga sumasali sa mga amateur sing contest nung panahon namin, ay talagang puro standard. Mga Basil Valdez na awitin and the like. Actually, yun lang yung kalimitan eh. Basil Valdez na mga song piece, yan yung mga kalimitan contest piece. And Tom Jones sa mga katulad ko mga lalaki. Sa male muna tayo, para kabaro muna natin ang pag-usapan natin. So ngayon, kapag ako ay kumakanta ng mga slow rock
Or mga ibang klase ng boses, yung mga matitingis, kahit yung mga April Boy, mga Bon Jovi, o mga Johnny, o mga yung ibang mga tataas na mga kanta, so hindi bumabagay. Kasi nga, hindi ko alam kung paano ang gagawin. At minsan, kapag ka nasa isang occasion, o ikaw ay kumakanta sa labas, sa mga gatherings, sa mga occasions, re-requestan ka ng ganitong kanta, uy, kantahin mo nga yung Open Arms. Dahil hindi ko kaya, magdadahilan na lang ako, o kaya sasabihin ko na lang na naku, hindi bagay sa akin yan, o hindi ko kinakanta yan, hindi ko alam yan. Kami yung singer, hindi maamin na, hindi ko yan kaya. Hindi, kalimitan, hindi magsasabi ng ganyan eh. No? So, it depends mechanism, no? Ng mga singers yan, kapag hindi kaya yung nire-request. So, dahil tayo ay isang singer na sanay na magpa-unlock, no? Mas masaya tayo na nakakapagpa-unlock, medyo may lungkot ako sa sarili ko, no? Kapag hindi ko nakakanta yung kanilang mga nire-request. So, kaya nitong mga panahong ito, yung pagbabalik ko dito sa Pilipinas, galing abroad, ay aking naisipang itry. Gamit yung natutunan ko sa video part 1 natin ng voice tutorial. Sabi ko, nothing to lose naman. Or bakit hindi ko itry? Baka sakali. Kasi ang kinatatakutan ko rin isa, baka masira yung aking standard na timbre. So, noong mga panahon kasi niyan ay Tom Jones talaga yung aking mga contest piece. So, yun yung aking, doon ako na kilala. At sabi nila, yun daw yung, tsaka doon talaga tayo nakakakuha ng mga ating mga pinapanalo. No? And then, nung nag-umbisa ako, ay Basil Valdez yung aking mga kinakanta. And then, saka ako nagpalit ng mga Tom Jones, na kung saan, sinasabi ng aking mga napapasyalang mga tao sa mga occasions na yun, lagi yung mga ni-request sa akin, at yun daw ang mas bagay sa akin. At, yun naman sadya yung aking ipinapanalong mga piece. So, I know, yung areglo na Our Father, I Believe. Sa halimbawa, kakanta ka ng Bon Jovi. So, syempre, ang boses ni Bon Jovi ay medyo husky na medyo may pagkakumukuha din sa mga head and dito sa mga upper part. May head tone kung tawagin at medyo husky. So, kaya pwede naman siyang kantahin ng standard na boses na parang Tom Jones. Nung parang ginagawa ko nung araw, nakakaya naman siya, pero hindi nga lang ganun ka impressive kapag standard pa rin yung boses mo. No? So, ano ba, paano ba example yan? Sitting her wasted in wound at this old piano, trying hard to capture the moment. This morning I don't know, cause a battle of vodka still lodged in my head. So yun yung standard style ng Bon Jovi. Pero siyempre parang standard pa rin. Since hindi naman talaga standard, slow rock na siya. Or ng high range na siya ng slow rock. So, syempre, mas maganda akong yung ganito. I sit in her wasted wound at this old piano, trying hard to capture the moment. This morning I don't know. Wow. So, mas malapit. Hindi man perfect,
nilapit mo, naghahusky ka, at saka yung hindi ka masyadong gumagamit ng tremolo, no, na parang standard na standard pa rin yung pagkakanta mo. So medyo, at saka pag standard na voice ang ginamit mo dito, yan sa medyo mababaw na o malapit na part lang ng iyong, ganun lang yung mga standard, at saka dyan sa mga ngala-ngala umiikot yung may kaunting mga halyok-halyok. And then, maraming tremolo. So meron kasing kanta na hindi kailangan yung masyadong tremolo. Sa mga standard, it's more on tremolo. O yung pagdating sa mga ganitong kanta, hindi masyadong ginagamit ang tremolo kasi iba yung kuha niya at iba yung tunog niya. No, kapag ginamitan mo ng tremolo, nagsasound standard siya. At mahihirapan ka rin kumuha ng matataas niya. No, masyadong ipit ang mangyayari. At hindi magiging malapit na katunog. Okay, so yun yung aking inobserbahan. So, kaya sabi ko, bakit hindi ko pag-aralan mabuti? So, kaya ngayon, aking i-share sa inyo kung paano. So, ganito lang yung aking ginawa. So, after nung aking warm-up na natutunan, doon sa video 1, yung pagkagat ng pentelpen o any alight na ganyang klase ng material na iyong kakagatin habang kumakanta. So, ang purpose niyan ay kasi nga maramasana yung iyong bibig na nakanganga habang kumakanta. Kasi minsan yan yung problema ng mga ibang singers. No, yung bibig hindi masyadong bumubuka, kaya yung power, yung hangin na kinakailangan at yung taas, medyo na napipigilan, nalilimitahan at naiipit. Kaya minsan nahihirapan pagdating sa mga ibang range. So yun yung naramdaman ko noong aking ginagawa. And then, alam na naman natin lahat na talagang yung ginawa ni Regine, kung paano rin naging mas mataas yung kanyang voice, yung paglubog sa tubig. No? So yun yung mapapanood natin doon sa video 1. Part 1 natin, ng ating voice tutorial. So yun yung video 1, yung part 1. Ito naman yung kung paano natin mas makakanta yung mga iba't ibang klaseng kanta na kaya nating maiba-iba rin yung ating pagkuha ng boses na hindi naman ma-apektuhan. Kasi very dangerous din po ito kapag ito ay hindi mo talaga rin iningatan at pinag-aralan. So, kapag pinuwersa mong mabuo masyado, yung isang mataas na kanta na ibang boses ang pinipilit mong gawin, pwedeng makasira ng iyong boses yan. No? Ang iyong dating timbre, pwedeng mawala. At medyo mahirapan kang ibalik. Kaya kailangan dito, for example, nakakanta ko ngayon yung mga Air Supply, yung mga ibang matataas pa, no, kahit hindi ko alam na ibang mga request sa akin, nakakanta ko, pero nakakanta ko pa rin yung mga dati kong kinakanta ng mga Tom Jones, mga Basil Valdez, na naibabalik ko pa rin yung timbre.